die. Sa likod natin itong si Rossi Macho DC 150. Review mga idol, ginawa natin ang review yung Rossi DC Macho 125. So yung link niya ilalagay ko lang sa description box. Sa video na ito, alamin natin kung magkano na ba itong si Rossi Macho DC 150 ngayon, January 2024. Siyempre alamin natin kung may pinagbago ba dito sa motor na ito. Sa harap na natin itong si Macho 150. Kung natin ikutan ang motor na ito, siyempre alamin muna natin yung specs nito. Meron itong kabuuan na 144.6cc displacement, 4-stroke, 2 valves, single cylinder, ito ay carburetor at equipped ito ng 5-speed manual gear. So meron itong starting system na kick and electric start, fuel tank capacity na umaabot ng 12 liters, fuel average consumption na umaabot ng 48 km per liter. So napakipit na rin sa isang 150cc displacement na motor na isang carburetor type na aabot ng 48 km per liter. Kaya mag-produce ng power output ng hanggang 12.73 horsepower sa kada 7,500 RPM. At meron itong max torque na umaabot ng 10 Nm sa kada 4,500 RPM. So when it comes to power output at saka sa torque mga idol, so napakalakas na ng motor na to. So ito talaga ay nakakombinasyon pang tricycle, pang hanap buhay. So pwede mo rin itong pang forma or pang dilios, pang trabaho. Syempre, pwede mo rin to pang setup. Pwede nito pang long racing. Meron siyang tank capacity na umabot ng 12 liters at syempre napakatipid rin niya. At the same time malakas siya pagdating sa power output sa torque. Yung kulay black na kombinasyon ng red at gray. Hit niya palang makikita natin yung pangalan ni Macho. Tapos nagkombinasyon lang siya ng kulay na white tapos may gray. Syempre meron din siyang black. May lining din siya na red mga. Pagdating mo dito sa ilalim, dito sa headlight is naka square type or box type. Tapos ginamitan ito na bulb type. Maging dito sa ano sa signal light niya is kabilaan is naka bulb type pa rin. Tapos dito sa bandang baba niya, andito yung emblem ni Rossi. Tapos dito sa gilid niya naman mga idol, dito sa telescopic fork suspension niya, lagyan nila ng ano, reflector mga likoy ito. Dagdag visibility kapag nagbiyahe ka sa gabi. Tapos ang maganda naman dito sa telescopic fork suspension niya is meron na siyang rubber. So ang gulong nito is may sukat na 2.75x17. So standard ang gulong nito mga idol, kaya napaka bilis lang hanapin ng aftermarket. Pagdating naman sa braking system niya is ginamitan siya ng drum brake. Natin dito sa tanki niya, so napakaganda ng kulay ng tanki niya. Ito lang yung anya, yung decals niya, andito si Rossi. So very light and makikita mo kahit malayo. Tapos nag-combination siya ng kulay black, meron siyang white na halo, syempre pangalan ni Rossi na yellow. So itong yellow na to, ito talaga yung kulay ni Rossi mga idol. So signature color nila to. Tapos meron siyang red, white, may gradient dito sa ilalim. So ang tank na to ay sumaabot ng 12 liters tank capacity. Tapos ito mga idol, ito yung in-upgrade ni Rossi dito sa motor niya. So yung makina niya, iba na yung kulay. So yung cambio niya mga idol, itong 5-speed manual gear. Side stand niya is wala pa siyang safety features na katulad ng ibang motor na may safety features na side stand switch. Sa suspension niya sa likod is naka-doble na. So ibig sabihin yan mga idol is naka-combination talaga siya pampasada. Ang na maganda dyan mga idol is naka-stainless na siya. So napakaganda. Tapos pagdating naman sa gravar niya, is stainless din siya mga. So pwede mo itong patungan ng ano mo, ng mga pinamili mo. Halimbawa, bigas, kayang-kaya nito. Itong signal lights niya sa likod is naka-bulb type din. Hindi siya basta-basta mababali. Kasi nga flexible ito kahit masagi o mabangga. Dito sa tail light niya, ito, ka-box type siya. So bulb type yung nakalagay. Tapos ito yung lagayan ng ano mo, laka. Sa fender niya sa likod is naka-stainless na. So kahit sarapan nito mga idol is, ang fender niya is naka-stainless na. Tapos ang maganda dyan, meron siyang extension na plastic. Flexible din tong plastic na nakalagay na hindi rin siya basta-basta mababasag. Tapos yung gulong niya sa likod mga idol is naka-size ng 3.00x17. So same pa rin, standard size 17, napakadaling hanapin aftermarket. Ang braking system niya naman sa likod is same pa rin mga idol, naka-drum brake siya. Sa muffler niya ito mga idol, so malaking yung exhaust niya. Simula dun sa makina sa exhaust, papunta dito talaga sa dulo. At ang good thing dyan mga idol is masyadong haba yung heat guard niya. So ito ay protection sa angkas mo or sa mga OBR mo na hindi siya basta-basta mapapaso. Dito sa gilid ng aman yung Armachu TC 150. Cleaner yung nakalagay dito, tapos sa kabila is baterya. So same pa rin yung color combination na nakalagay, combination ng black, red, syempre may white saka
grid. So ito naman yung starting system ni Rossi TC150. So bukod sa may electric start siya, syempre hindi winala ni Rossi itong kickstart niya. So ganda dito is may abang na siya pang sidecar. Sa meter panel niya, analog siya. Ito, lahat ng indicator dito mga idol is makikita mo. Odometer, speedometer, syempre may turn signal lights na odometer dito, left saka right. So andito rin yung neutral indicator, low beam, high beam, tapos gear indicator. Tapos ito yung logo ni Rossi, R Rossi. Switches niya mga idol, makikita natin dito banda sa kaliwa, andito yung high and low beam switch. So andito yung turn signal lights niya, tapos yung busina nandito. Tapos sa kabila, dito sa kanan, makikita natin yung off and on switch ng headlight. May hazard, syempre andito yung electric start switch niya. Susian niya is same pa rin. Naka-traditional key, pwede mo rin ito ilalak mga idol. So punta na tayo sa mas exciting part ng review na to. Siyempre alamin natin yung price ni Rossi TC Machu 150 ngayong January 2024. Ano yung updated price ni Rossi TC 150 ngayong January 2024 mga idol? Meron siyang cash price na umabot ng 46,500 mga. Meron siyang down payment na 2,000 pesos. Meron siyang monthly installment na 3,100. So good for 2 years. 3 years naman is 2,315 yung monthly installment mo. Ang good thing dito mga idol is meron siyang rebates na umabot ng 300 pesos. At sa mura kasi ang motor na to, itong si Rossi TC Machu 150 S, malakas pa siya. Subok na talaga itong matibay mga idol mula doon hanggang ngayon. So hanggang dito na yung video natin mga idol. Kung nagustuhan mo ito, huwag mo kalimutan mag-iwan ng like. At syempre, mag-subscribe ka na rin para hindi kang updated sa gagawin ko pa video. Nagustuhan mo rin ang video natin, baka naman pwede paki-share ng video natin para maraming makapanood. So like at follow mo lang din ako sa FB page ko mga idol. So this is Kumidol Vlog, David Pricing at ingat palagi.